Hello guys, welcome to 5th Generation Hobby Shop and shoutout po kay Sir Darwin of Davao, sir. This is your unit. Welcome to 5th Generation Hobby Shop, sir. This is your unit po, the WE. And WE 5.1 2011 Hikapa T-Rex semi-automatic pistol, gas blowback, made in Taiwan. Ayan, comes with 0.23 grams 4,000 shots airsoft BBs. And also comes with the Pop Dino number 14 power up green gas. So ayan, ayan yung unit 5.1 T-Rex. Ayan, color black, gas blowback, made in Taiwan. Tingnan natin yung the other side. Ayan naman. Okay. Okay, again, shoutout po kay Sir Darwin. Sir, welcome to 5th Generation Hobby Shop. This is your unit, the 2011 Hikapa T-Rex. Ayan, naka wet barrel, naka fiber optic sight front, fiber optic sight rear. Adjustable po yung kanyang rear sight. Ayan po, adjustable po yung kanyang rear sight elevation. Okay, and ambidextrous manual safety. Check natin yung safety. Ayan. So, ibig sabihin po ambidextrous, magkabilaan po yan. Ayan. Check natin manual safety. Safety on. Okay, so, working po. Safety off. And then, check naman natin yung beaver tail. Safety off. Pag ang beaver tail, hindi beaver tail grip safety, hindi engaged, hindi rin siya puputok. Okay, so kailangan nadidiinan. Ayan, automatic po, pag ginawa ka nyo, madidiinan siya. Okay, so working din po siya. Okay, nakamagwell, stippled grip. Then, pwede nyo rin po siyang lagyan ng accessories, katulad ng flashlight, kasi meron siyang, ayan, meron po siyang railing. Ayan, tapos, meron ding thread yung kanyang barrel, ayan, outer barrel. So, po, pwede po siyang lagyan ng tracer units, suppressor, or like mga silencer, mga ganun po. Okay? So, po, pwede po siya. Okay, markings. The other side. Okay, serrated front, serrated yung rear. Ayan. Ayan yung ating unit. 2011 5.1 Hikapa T-Rex. And the magazine is 30 rounder capacity. Okay, lagyan lang natin ng gas. So, paglalagay ng gas, upside down po. Inverted position, then press. Okay, 3 to 5 seconds lang po ang paglalagay ng gas. Okay, then, lagyan natin siya ng BBs. Okay, then testingin natin ngayon, sir, kung ilang EPS po itong unit nyo, sir. The 2011 Hikapa T-Rex, made in Taiwan. Okay. So, testing. EPS. Testing, 2011 Hikapa T-Rex, 5.1. Firing, 376.2, lakas. 376.2. And honestly speaking, talagang nafe-feel ko yung recoil. Yung blowback, talagang malakas yung palo talaga. Specifically sa T-Rex, talagang malakas yung palo. So, pwede nyo rin po siyang lagyan ng buffer. 369.6.
362.7. And last one, 355.8. Talagang malakas. Malakas talaga ang T-Rex. 355.8. Okay. Okay, so wala na siyang bala. Open chamber. So, ang gagawin nyo po, pag nag-open chamber, ang gagawin nyo unang-una, release nyo muna yung magazine. Okay? Release nyo muna ang magazine. Unang-una po. Ayan. By pressing the mag-release, marirelease yung magazine. Tapos, to drop down this slide, para ibalik po yan sa original position, yung slide niya. No? Huwag nyo pong gagawin to. Ayan. Huwag nyo pong gagawin ganyan. Ang gawin nyo po, para maingatan natin na hindi mapudpud itong part na to, yan yung notch. No? Para hindi mapudpud yung notch na yan, maingatan natin na hindi mapudpud, ang gawin nyo po, ganito po ang gawin natin, no? Bibigyan ko kayo ng tip. So, ang gawin nyo po, tulak mo lang siya ng bahagya, konti lang. Yan. So, mapapansin nyo, pag tinulak ko siya, gumigit na, no? Tapos, ibababa ko yung slide stop. Tsaka, ako bibitawan yung slide. So, bakit po natin ginagawa yun? Para po, maiwasan yung friction or yung maiwasan yung pagkikiskisan between the notch, ayan, ito yung notch, between the notch and the slide stop. Kasi pag lagi yan nagkikiskisan dalawa na yan, katagalan, mapupudpud to, yung notch na yan. Siyempre, pag napudpud yan, mahal din yung slide. Pag nagpalit ka ngayon, ang tendency, pag napudpud yan, pwedeng hindi na siya mag-open chamber. Kasi hindi na siya sasampad yan eh. Dudulas na lang yan. Okay? So, yun po yung purpose nun. Okay, sa para bago pa lang unit nyo, maingatan na natin. Okay, maingatan nyo na. Okay, and then, baka magtaka kayo, alimbawa, hindi naman pudpud yung notch, pero hindi siya nag-open chamber. Marami kasing factor yun. So, po pwedeng hindi siya nag-open chamber kasi po pwedeng malamig na yung magazine. Pag malamig na malamig ang magazine, humihina po ang blowback. So, ibig sabihin po ng blowback, yung excess na hangin na siyang tumutulak sa slide para gumalaw yung slide, yun po yung blowback. Okay? Kaya nga nagbo-blowback. Ngayon, dahil mahina yung blowback, yung force, yung hangin na tumutulak sa slide, mahina din. So, ibig sabihin po, hindi niya na abot yung notch. So, baka hanggang dito na lang yung slide kasi mahina na yung tulak niya yun dahil mahina na yung blowback. So, hanggang dyan na lang kaya hindi rin siya mag-open chamber. So, kapag malamig yung magazine, humihina ang blowback. So, kailangan lang po nating ipahinga, no? Para hanggang sa mag-normal temperature bago natin siya gamitin, no? Kaya mas maganda may extra magazine. Okay? Kasi humihina talaga ang blowback pag malamig na malamig ang magazine. Okay? Yun, isa sa mga factor kaya hindi siya nag-open chamber. Kahit hindi pudpud yung notch. Pangatlong factor naman, po pwedeng yung spring, malambot na yung spring. So, pag malambot na yung spring ng magazine, yan, pag malambot na yan, hindi na rin siya mag-open chamber. At, mas maganda, kung, halimbawa, ito 30 rounder, huwag na lang isagad sa 30, at least half lang, para yung spring, alam naman natin yung spring, pag yung spring talaga laging compress, yan, katagalan, lumalambot talaga. Okay? So, at least half. Okay? So, yun po ang isa sa mga tip kung para maingatan natin yung unit. Syempre, habang bago pa lang, maingatan natin yung ating mga airsoft pistol o ating mga airsoft unit. Okay? So, yun lamang po ang tip na maibibigay ko muna. And then, make sure pala na, ito pala, bigyan pa kita ng isang tip. Yung mga bulb, paminsan lumuluwag yan. So, higpitan nyo lang. At kailangan laging tagyan nyo ng lube, silicone lube. Kailangan lubricated yan. Tapos, dahil meron kayong silicone lube na kasama, sir.
Okay, so ito po yung silicone lube. Yan. Spray nyo lang po yung bulb. Yan, spray nyo lang po yung bulb. Ito, spray nyo po yan. No? Konti lang. Yan, parami. Spray nyo lang yan. So, kailangan lagi nyo pong ini-spray yan. Kahit twice a week, ini-sprayan nyo siya. Kasi, importante kasi sa o-ring, kailangan lubricated yung o-ring. Lalo na ngayon, mainit. So, pagka na-expose siya sa mainit, tapos wala siyang lubrication, yung o-ring, alam naman natin, lumulutong yan sa init. So, kailangan lagi siyang lubricated. Pag malutong na po, pwedeng mag-crack yung o-ring kasi yung mga o-ring niya maninipis lang eh. So, pagka nag-crack or nag-expand, kailangan kasi fit na fit yan eh. Kailangan maglalapat talaga yan. So, pag mainit, syempre, lumalaki, nag-i-expand or nagka-crack. So, pwedeng magkaroon ng singaw. Kaya, kailangan sa o-ring lubricated. Okay? So, yun yung purpose ng lube. Okay, sprayan nyo lang. Lagi nyo lang isprayan yun. Maintain nyo lang yung lube, yung bulb na laging may lube. Okay? So, shoot pa tayo, sir. So, ito pa. Bibigyan ko pa kayo ng tip. No? Para talagang mapapatagal natin yung ating mga hours of unit. Siyempre, mahal din yung pyesa. So, bigyan kita ng tip. Okay. Etong slide, kailangan din to merong, kailangan meron din siyang, lubricant, no? Lubricated din dapat. So, kung hindi mo naman babaklasin, sprayan mo lang dito na part. Ito na part. Yung railing. Yan, yung railing na yan. Sprayan nyo yan. Yan. Sa kabilang side naman, spray nyo din. Yan. Kasi yan po yung may friction. Yan po yung dahil sa reciprocation ng slide. Yung slide, di ba? Pabalik-balik dyan. Naglalaro yan. Nakikiskisan yan yung slide. May friction yan. So, kailangan lahat ng metal moving parts, kailangan lubricated din yun. Okay? Sprayan nyo lang yun. Yan. Yan. Pwede ka rin mag-spray dito. Kung hindi mo babaklasin yung slide, pero kung babaklasin mo naman yung slide, doon kasi ilalim mag-spray. Yan. Press punasan lang natin. So, ngayon, smooth na. Yan. Smooth na yung slide. Okay? So, ano pa tayo? Shoot pa tayo. Okay, Sir Darwin, sir. Shooting test tayo, sir. Accuracy test. So, I'm about 2 meters away from the target. Firing. Wow. Lakas. Okay, so open chamber, release the magazine. Then yan. Hammer down. Okay, Sir Darwin, okay po ang okay na po ang inyong unit. Kung may question pa po regarding sa inyong unit, message lang sa aming Facebook page or contact nyo po kami sa aming official contact numbers. Thank you, sir, and have a nice day.